Maker tayo. So, first of all, check muna natin yung grounding. Ilagay natin yung grounding ng Maker test. Yan, kahit saan dyan. Test. Tapos, check muna natin yung voltage. Pakita mo yung voltage. Nasa voltage tayo na setting. Yan. Yan, voltage setting. Makita nyo to. So, check muna natin yung motor. Baka mamaya may voltage siya. Okay, isa. Okay. So, walang voltage. Pangalawa. Ay, ito pala eh. Pagpakahirap pa ako. Wala. Ibig sabihin, walang voltage na lumalabas. So, ngayon, check muna natin yung baterya. Kung okay yung baterya ng Maker test. Okay, pumalo. Maganda yung supply ng battery ng Maker test mo. So ngayon, babalik tayo sa Maker ohms. May magmi-Maker na tayo. Yup. Yan. Tapos, check mo muna yung body kung naka-grounded talaga siya. Yan, sa body. Kahit saan dyan. Dito sa may grounding. Yan. Hindi, sa may butas. Yun, pumalo. Ibig sabihin, okay yung connection ng grounding mo. Ito, tsaka yung dito. Ngayon, parachute ka dito ulit sa may tornillo na yan. Oh, pumalo. Ibig sabihin, grounded talaga yung ano mo. Maganda pagkakakonection ng grounding mo. So, magmi-Maker na ulit tayo. Maker mo step by step yung light. Ayan. Ibig sabihin, okay, good siya. Okay, pangalawa. Line 2. Okay, good. Line 3. Okay. Ibig sabihin, good. Pag ang Maker test mo ay pumalo rito sa 500, ibig sabihin, nasa good pa lang siya. Good na siya, pero dapat i-condition mo na yung motor mo. Pag pumalo siya sa 10, medyo may motion o whatever. Pag nasa 0 na siya, kung makikita nyo, ibig sabihin, sunog na yung motor mo o either na may tubig siya sa loob. Titignan, check mo muna, lagyan mo muna siya ng heating, ng cargo lights o anuman. Pag nawala pa, pag after ilang hours, at bumalik sa normal, ibig sabihin, nagka-moist lang yung motor mo. Ngayon, pagka miniger mo siya at pumatak sa zero at mainit yung motor mo, it means to say na sunog na ang motor mo, sunog na yung winding. So ngayon, tapos na tayo mag-miger, ibalik mo ulit sa volts kasi nag-store siya ng voltage. Ingatan niyo yung tip niya na dahil may kuryente yan. Yan. Ngayon, babalik natin, i-discharge natin yung kuryente pumasok sa loob. Makikita nyo. Yun, kita nyo, pumalo, di ba? Ibig sabihin, na-discharge yung kuryente niya. Wala na siyang kuryente. Kasi pag nag-miger ka, nag-i-store yung voltage, yung kuryente nito sa loob. So, kailangan bago mo kalasin yung wire, i-discharge mo muna, ilagay mo ulit sa AC para ma-discharge yung kuryente. So, okay na tayo. Okay? Okay na tayo, lakay. So, okay na tayo. Yan lang, simple-simple pang-miger. Okay.